Hi Scorpio, welcome po sa ating channel. At ito ay yung second half of the month. Gabay tarot reading for August 16 to 31, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ipigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you Scorpio ngayong August 16 to 31, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Scorpio, open na po ang inyong monthly gabay tarot reading for August 2024. Pwedeng nakafocus sa career and money, pwedeng general reading na may kasamang love reading po. Message me Scorpio for schedule. Maraming salamat po. Para po ito sa inyo, Scorpio, ngayong August 16 to 31, 2024. Spirits Guide, ano po ang ganap? Para kay Scorpio, ngayong August 16 to 31, 2024, I need 3 cards po. Spirit Guide, mga mensahe po para kay Scorpio. Another card po. Ngayong August 16 to 31, 2024 po. Okay. Scorpio, ngayong August 16 to 31, 2024. Nakita ko dito na may hope and healing. Yes, this is a new beginning. May binigay sa inyo ang universe ng isang bagong pagkakataon. So this is change for the better po. And nakita ko dito na binigyan kayo ng blessings. May nakita ko dito marami kayong ideas na gustong gawin. Yung may nalaman kayong purpose po sa mga nangyayari ngayong August 16 to 31, 2024. Parang nagre-research kayo dito, parang may hinahanap kayo. Nakikita ko po dito. Tapos iwasan nyo lang mag-overthink ha, kasi nakakasama yan sa inyo. But don't worry, yung worries na yan, yung doubt na yan, yung misunderstanding na yan, yung fears na yan, yung difficulties na yan, magkakaroon na po ng solusyon. Okay? Magkakaroon po na solusyon sa inyong problema. Another card na may sabi dito na blessings and success. Okay? Tapos, pwede nakatanggap ka ng advice. May possibilities po dito. And kitang-kita ko po dito na bigyan ng solusyon ang inyong matagal na problema at nabigyan ng sagot ang inyong mga katanungan. Okay? So, ang message po, Scorpio, is believe in your dreams. Dreams do come true. At follow your intuition. Kasi may mensahe po sa inyong intuition. And sabi po dito, follow your intuition. Spirit Guide. Ano po ang energy ni Scorpio ngayong August 16 to 31, 2024? And
and the clarification of this card po. Okay. Para hindi nyo makalimutan, para hindi kayo maguluhan or malito, panoorin nyo po yung last 4 days ko by tarot reading nyo po. Sunod-sunod po na date. Like for example, napanood nyo ito ngayong August 16, 2024. Panoorin nyo po yung August 15, 14, 13, and 12. Okay, basta sunod-sunod po yung date. Kung may nakita kayong repeating message, kung may narinig kayong repeating message, kailangan nyo po iyan bigyan ng attention. Kung maari po, bigyan nyo po ng solusyon at action. Again, calling the attention sa mga suki ko dito na Scorpio, open na po yung Monte Caballero reading for August 2024. Pwedeng naka-focus sa career and money, pwedeng general reading na may kasamang love reading. So, message me, Scorpio. So, what is your energy, Scorpio? So, this is the clarification of your card here na may bagong simula. This is new beginning, dalawang card na po nagsabi dito, and this is a repeating message. New beginning, nagkaroon ng freedom, nagkaroon ng anticipation, curiosity, di ba? Sabi ko sa inyo kanina na parang may hinahanap kayo, okay? And this is a new journey also. Care is needed, may potential talaga na maging successful, okay? Kasi may nakita rin ako dito na successful eh, wow! So tatlong card na po nagsabi niyan ha, so ang ganda. This is a leap of faith. Hindi ka takot sa obstacles. You are on the right path. Kumbaga, bahala na si Batman. Oo. Basta go ako dito sa aking pinasok sa bagong pagkakataon. Siguraduhin nyo daw na mag-ingat sa padalos-dalos na pagpasya. Kailangan po ng konkretong plano dito at makinig sa inyong intuition. So, spread your wings and fly. You should take a risk and try something new po. Try to step out sa comfort zone niyo po. Kasi nakita ko dito na magkakaroon ng pag-level up at magkakaroon ng financial growth. Okay? So take a leap of faith and trust the support of the universe. And please know, Scorpio, you are divinely guided po. Huwag kang matakot. Instead, i-acknowledge mo ang mga lessons na na-encounter mo. This will lead you to new opportunities which is lumabas din dito. They are part of your personal and spiritual evolution. Wow! So yun ha. You have your freedom here. Okay, so ang ganda ng mensahe. At nakikita ko dito na nagkaroon po ng huwag niyo po daw hayaan na ma-disappoint kayo. Basta move forward po. Be still flexible and magbigay ng mahabang pasensya kasi kailangan po ito sa panahon na ito. Okay? Be still flexible and patient is what required at this time. Okay? Yun. Spirits guide. Possible blessings po na ma-receive ni Scorpio ngayong August 16 to 31, 2024. And the clarification of this card po. Okay, what is your blessing? Tingnan natin ha. Okay. Dalawang card na po nagsabi dito eh na nagko-control kayo sa inyong kaperahan, nagko-control kayo sa inyong emotion, you are guarded. Okay? And umiiwas ka dito sa isang toxic na tao, toxicity, pwedeng ganun, pwedeng irresponsible na tao. Basta umiiwas ka dito kasi you are protecting your inner peace. Okay? And sabi po dito na tama tong ginawa mo na nagsisave kayo ng money, nagcontrol kayo on overspending. Parang may gusto kayong bilihin. Oo, basta nag-iingat kayo sa inyong kaperahan din. And balansa din ito sa pag-overspend sa trabaho. Alam mo na pag sobra na, pahinga muna, ganun. Ginagawa mo talaga para sa inyong sarili. Iningat-ingatan mo.
And okay, nakita ko dito na okay, you're guarded eh. Okay? Ang actually kalma ka dito. Balance din. Binabalanse niyo talaga. Dalawang card kasi nagsabi dito, binabalanse mo talaga. Hindi kayo nagpapa-apekto sa isang tao. Hindi kayo nagpa-apekto sa, like for example, kung nagkaroon ng delay, oh, hindi kayo nagpapa-apekto. Nagkaroon ng mahabang pasensya dito at pag-unawa. Okay? At nagbabalanse din kayo kasi may opportunities na binigay sa inyo. Nagbabalanse din kayo. Okay? So, gumagawa talaga kayo dito ng plano, which is I believe kasi may lumabas dito na solusyon sa inyong problema, nabibigyan ng sagot ang inyong mga katanungan. So I believe na nagkaroon kayo dito ng matibay na plano. And ayaw mo kasi maging failure eh, kasi nga nagbabalanse kayo. So you are divinely guided. Please know you are divinely guided, and ang nakikinig ka din sa inyong intuition, and naniniwala ka na all your dreams are coming true, which is naganap din po ito. Kasi tinutulungan mo yung sarili mo eh, na makalabas dyan sa overthinking na yan, na binigyan mo ng solusyon ang inyong problema, at maaring nahanap mo na yung hinahanap mo. Nagsimula ka para sa pagbabago. Hindi ka nagpa-distract sa inyong overthinking, hindi ka nagpa-distract sa toxicity ng tao. So ayun ha. Okay. You are preparing yourself eh. I know, nakita ko dito yung fear, parang hindi ka ready ganun. Pero binibigyan mo talaga, nag-decide kayo ngayon na bigyan ng solusyon, bigyan ng action, ganun. Hindi kayo nag-decide na dyan lang kayo sa overthinking na yan, nakulong kayo sa inyong emotion, sa inyong nararamdaman ngayon sa overthinking na yan. So nagpasya kayong lumabas. O lumabas, binigyan nga ng action. Oo, alam na alam nyo eh na hindi siya healthy sa inyo na mag-overthink. Hindi healthy na ma-stuck. So gumagawa kayo ng paraan dito. You are overcoming the obstacles, the challenges. You are making an action. You are, full of confidence kayo dito. Okay? Spirits guide. Challenges na ma-overcome po. Ma-overcome ito ha. Challenges na ma-overcome po ni Scorpio ngayong August 16 to 31, 2024. Nag-move forward talaga kayo. Which is good kasi alam na alam nyo eh na hindi healthy yung makulong kayo sa inyong isipan, sa inyong emotion. Pinairal nyo yung logical kasi emotion. And ang lakas eh, ang lakas nyo dito kasi mas binigyan mo ng unawa, pasensya din. Okay? So, maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan ngayon. So, kung gusto nyo po iyan, then follow instruction. Okay? Okay. So, ano yung ma-overcome nyo? So, yun yung sabi ko kanina na nag-move forward. Kusa, nanindigan kayo sa inyong desisyon. Okay? Kasi gusto mo ng pagbabago eh. Kaya dito, oh, from here to here at hanggang dito. Na nagpasya talaga kayo mag-move forward. Ang ganda kasi development to eh. And you are moving on from challenges. You are focused on mind healing instead of suffering. Actually, may problema kayo sa kaperahan. Pero, nakita ko dito yung mapag-move forward ninyo. Nagbabalanse na kayo. Okay? Tapos, magtiwala po daw kayo sa kung anong darating.
kahit may changes po kasi new beginning, magiging komportable ka soon kasi nag-move forward ka. Tanggap mo yung mga pagbabago ko kasi alam na alam nyo, yung pagbabago is magbibigay ng learning sa inyo, magbibigay ng success, which is lumabas din dito. Okay? So, this card ask you to believe in yourself, think positive na makabangon ka ulit, na makapag-move forward ka. Basta positive affirmation po. Positivity. Focus on positivity. Okay? And, yun. Focus on mind healing instead of suffering. Yes. Okay? Kung may alitan kayo sa isang tao, communication lang po. Honest conversation. Kasi may nagtampo dito, nagalit, tapos pag-uusap lang talaga ang solusyon ang nakikita ko dito. So at least alam niyo na, 'di ba, kung ano yung dapat gawin. And yun, focus and have faith. I-release mo yung nararamdaman mong negatibo, palitan mo ng positibo na ma-motivate po kayo. Again, focus on mind healing instead of suffering. At saka, okay, nakikita ko dito eh, na nagkaroon po ng, huwag po daw kayo magpa-apekto sa chismis. Okay, sabi po ng card dito, huwag po kayo magpa-apekto sa salita ng isang tao. May nag-o-observe sa inyo dito, actually. Pwede din na may kausap ka na matigas ang ulo, ayaw makinig, may sitwasyon na masakit sa ulo, pero na-overcome nito eh. Kaya don't worry. Basta ha, may chismis po daw na huwag kayong maniwala agad. Fact check nyo muna bago kayo mag-decide, mag-judge. Okay? So, at least alam nyo na yung mga parating, na kung ano yung dapat iwasan nyo. Okay? So don't worry na magkakaroon niya ng overcome kasi magbabalanse kayo. Dalawang cards na kasi nagsabi dito na nagbigay ka talaga ng mahabang pasensya, pag-unawa, at nag-decide kayong manindigan sa inyong desisyon. Okay? And you believe in your dreams that will come true. And ang ganda-ganda ng sinabi dito na parating sa inyong blessings, which is nagkaroon ng success, possibilities, may nagbigay ng advice, nabigyan na ng sagot ang iyong mga katanungan, nabigyan na ng solusyon, na ka-receive kayo ng blessings, and you are divinely guided. Okay? So, this is a new beginning, ha, na may binigay sa inyo ang universe na bagong pagkakataon. So, kailangan mag-focus dito and don't, huwag niyong hayaan na ma-distract kayo sa mga challenges, okay? Face it with courage and focus on healing, focus on let go of these worries, focus on healing. Focus on this new beginning na kailangan bigyan ng attention at action. At least ha, merong solusyon na kung nakikita dito. Okay? So that's it. See you tomorrow, Scorpio. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.